Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction video po tayo. OBP ng driver ng may-ari ng nag-viral na SUV na may plakang 7 habang awak na ng LTO. At panoorin po natin dito sa one na balita. Ang driver at may-ari ng SUV na may plakang 7 na nag-viral matapos na illegal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang mambangga ng isang lady enforcer. Para sa update, nasa linya si Gerard De La Peña. Gerard, sino itong driver at may-ari ng SUV? Cheryl, lumutang na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Inharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan at ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, mismong ang kumpanya at ang driver na ang lumapit sa kanila. At Cheryl, kinukwento ng driver galing sila sa isang restaurant sa Paranaque noong Linggo sa kayang isa pang kapwa niya driver at dalawang investor ng kumpanya papunta sa isang mall sa Ortigas. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang kanyang chan, kaya niya naisip na ipasok ang sasakyan sa... Dahilan lang yan ng, ng isang kumpanya. Kunyari lang masakit ang tiyan. Sa busway, wala naman daw siyang intensyon na sagasaan yung enforcer ng DOTR SAIC na nandito sa kanya, Sherry. Totoo bang yung balibalitang may kamag-anak silang senador? Sherry, kanina sa press conference dito sa Land Transportation Office, hindi kinumpirma ng isang opisyal ng Orient Pacific Corporation yung links nila sa isang senador. Pero alam mo, Cheryl, base sa pagre-research natin, itong Orient Pacific Corporation ay parte ng Welex Group of Companies na pag-aari ng pamilya Gatchalian na kung saan nga ay bahagi itong si Senator Sherwin Gatchalian. Mm-hmm. Okay, yung plaka, peke nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talaga nagmamanufacture ng mga commemorative plate o itong mga ganito klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Cheryl. Okay, so commemorative plate na number 7, meron? Oo, tama, Cheryl. Kumbaga sa ano, hindi siya attempt talaga to duplicate. Hindi niya kinokopya yung totoong protocol plate. So kumbaga sa ano, dinisenyo lang niya siguro parang ano, pinapaliwanag sa atin kanina ng LTO. Ito yung mga plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang. Okay. Cheryl. Of all the numbers, bakit pala yun yung numero na nagkataong pa na connected? Ayan, sumuko na ang driver na may-ari ng SUV na may protocol plate number 7. Na nag-viral sa illegal na dumaan sa EDSA. Bakit ganon? At ito ay temporary plate lang daw at may karampatang parusa. Busway na nagtangka pang mambangga ng isang ready enforcers. Alright? Itong Orient Pacific Corporation sa mga Gatchalian. Na alam naman natin lahat, Senator Win Gatchalian is a senator. Ay, kay Win Gatchalian pala yan. Yan yung gustong malaman ngayon ng LTO, kaya mag-i-issue sila ng show. Kay Win Gatchalian pala yan, no? Yung may-ari ng 7 na yan. Post order doon sa kumpanya para ipaliwanag ito. Kasi mismo yung kumpanya kanina, tinatanong din namin sila kung aware ba kayo, alam nyo ba na merong nakakabit na 7 na plate dito sa inyong sasakyan na nagkakahalaga ng 18, mahigit 18 million. Ang sabi rin ng kumpanya kanina ay iniimbestigahan pa rin tong nila ito. Cheryl. Okay. May iba pa bang plaka na na-recover sa mga salarin? Cheryl, ayan, wala na tayong nakuhang impormasyon dyan. Wala nang ibinigay na impormasyon ang LTO kung meron pa silang ibang plaka na nakuha mula doon sa kumpanya o doon sa sasakyan. Okay. Cheryl. Ang kanyang rason ay sumakit ang kanyang chan. Itong driver ba ito? Yung driver ng company, yung nagda-drive? Tama, Cheryl. Company driver ito. At yun niya, kinukwento nga niya. Parang... Bakit yan, ang driver lang ng company, ang yabang niya na close finger pa siya, di ba? Galing sa isang restaurant sa bandang Paranaque, yung sakay ng sasakyan at ito ay dalawang investors di umano ng kumpanya. At sila ay papunta doon sa isang mall sa isang mall doon sa Ortigas. Kaya hinatid lamang niya ang mga ito at yun niya, nagkataon doon na sumakit ang kanyang chan. Kaya niya naisip na pumasok sa loob ng EDSA busway para nga naman daw mas mabilis yung kanyang pagmamaneho. Okay, hindi naman excuse. Maraming ganyan ginagamit na. Lumang storya na yung ginagawa. Luma na yan. Ayan, tama yan. Excuse na sumakit yung chan. Whether sumakit yung chan niya or hindi, alam niya na mali yung ginawa niya. Ano ang pananagutan? Anong mga kaso ang kakaharapin niya?
Tama yan, Cheryl, kanina nga, parang on the spot, hindi ko alam kung optics lang ito, ano-ano. Sa harap namin ay tinikitan mismo yung driver sa reckless driving, kung saan meron itong multa na 2,000 pesos. Ito yung parang attempt daw na saktan yung, ano, yung isang lady enforcer na nalitatakad. Oo nga, nag-lost finger pa yan. Dapat yan may karampatan din parusa sa, ayan, sa isang lady enforcer. Yeah. Although sinasabi niya, hindi naman daw niya sinasadya dahil automatic yung sasakyan. Kapag ka nabitawan mo ng konti yung freno, iaandar ng automatic yung sasakyan. Yung isa pang kasalanan na yung isa pang sanction na ipinataw sa kanya ay disregarding traffic signs. Kasi alam naman natin lahat na wala nga pumasok doon sa EDSA busway. Kahit may malinaw na signs na meron lamang mga authorized na sasakyan na pwedeng pumasok doon. At yun ay 1,000 pesos ang multa. At doon sa unauthorized use of plates, 5,000 pesos ang multa para doon, Cheryl. So yun lamang ang mga ibang yun lamang ang mga kasong kakaharapin? Oo, Cheryl, tama yun. At yun nga, bukod pa doon ay pagpapaliwanagin din yung kumpanya kung bakit sila meron nung gano'n, bakit sila gumagamit nung gano'ng plaka. Mm-hmm. Regardless, kahit na commemorative, di ba? Sa commemorative plates ba ay both? Dapat huwag na bigay ng driver license yan at bigyan ng parusa. Sa harap at sa likod ay dapat parehong di ba dapat mayroon yang yung talagang kung ano yung plaka ng sasakyan? Kasi both, di ba, front and back ay numero 7 yung makikita mo eh. Oo, tama yun, Cheryl. Kaya yun yung iimbestigahan din ng LTO kung bakit, kung talagang commemorate. At lugi naman. Bakit siya pwedeng gamitin ng 7? Tayo, temporary plate number, di ba? Hinuhuli pa. Plate lamang ito o temporary plate. Bakit parehong bahagi ng sasakyan ay yun ang plaka? Alam naman natin kapag commemorative plate, dapat nandoon pa rin yung original na plaka ng iyong sasakyan. So yun yung mayiging bahagi ng investigasyon ng LTO kapag nasamon nila yung mga kinatawa nitong Orient Pacific Corporation. Kailan daw haharap sa kanila itong Orient Pacific Corporation? At dahil, well, obviously, may violation, ano yung kakaharap ng kumpanya? Because they should be responsible and monitoring, they should know na may ginagamit silang number 7 na, well, as they said, commemorative plate. Oo, tama yun, Cheryl. Sa ngayon, wala pa tayong information kung kailan naharap ito, no? Kasi yung show cause order ay hindi pa rin naibababa. So, we'll know later on kung kailan yung mismong date. And tama ka, kailangan natin kulitin ng LTO tungkol dyan dahil kailangan managot ito. Oo, dapat managot talaga ang driver na yan. Bakit pinapayagan gumamit ng 7 plate number? Yung iba nga, temporary lang, di ba? Multa na. Kumpanyang ito doon sa maling paggamit ng plaka, Cheryl. Yung commemorative plate, binitbit ba nila para masuri? Kasi nung una, ang sinasabi... Dapat dala nila yung original na plate number, no? Ng LTO, nung na-interview natin sa kanila base sa video, fake yung plaka. Ngayon, iba na yung storya. Posibleng commemorative plate. Hindi pinakita sa amin kanina yung mismong plaka, pero yun nga, ang paliwanag kanina ni LTO Chief ay ito ay wala namang attempt na kopyahin talaga yung mismong protocol plate. So yan yung mga kasama doon sa investiga nila. Okay, Sherry. Isa rin, paano ba nagkakaroon ng lisensya or ng permit na mag-create o mag-produce ng commemorative plate? At saan nang galing itong commemorative plate na 7? Kasi hindi ka naman basta-basta, di ba? Sabi mo nga, it's not an attempt na kopyahin yung mga ibinibigay sa senador. Bagkus, ito ay commemorative plate. Pero hindi naman anyone can just make a commemorative plate, di ba? Oo, hindi ko lang alam yung mismong ano ngayon, ano, yung mismong patakaran ng LTO. Pero last I've heard, ay gusto ng LTO na totally iban na yung paggamit ng commemorative plate. Pinagbabawal na yung paggamit. Hindi ko lang alam yung mismong... Kung hindi pa na-encounter na pumasok dyan sa bus lane, hindi pa nakita ng LTO yan, posible, di ba? Dapat bigyan talaga ng parusa. Batas ngayon. But in terms of yung paggamit ng protocol plates na 7, kanina na pag-alaman natin, Cheryl, hindi pala automatic na ibinibigay ito sa mga senador. Kasi each senator pala is assigned parang 2 pairs of plates. At iyon ay by request. Hindi siya automatic na ibibigay porque kay nanalo bilang itong senador. So, kailangan i-request din. So, yan yung mga titingnan nila yung guideline sa paggamit. Although kung magkakaroon ng revision sa policy ng paggamit ng mga ito, ay nakadepende raw ito sa Malacanang or sa ating mga mambabata. Dahil ang LTO daw ay tagapag-implement lamang nitong mga
policies na ito at hindi sila gumagawa. Yung doon sa number of sets ng plates ng bawat government official na bibigyan, diba, ng special plates. Pero you might wanna look into the yung sa commemorative plate, paano ba, meron ba talaga? May nag-apply, I don't know if you apply that, meron ba nagpa-approve na pwede silang gumawa ng commemorative plate na number 7? Sino ito? Ilan ang allowed sa mga commemorative plates na ganyan? Di ba? Kasi para alam natin, kasi sinasabi nila, it's not fake. So parang lumalabas, I mean, ano siya? Legit yung kanilang plate na 7 as commemorative plate. Hindi lang as, you know, someone from the Senate. Oo. Yun din, Sherry, yung... Baka naman ito ay may lagay sa LTO, kaya ganyan, malakas ang loob. At talagang may-ari ay isang gobyerno. At dapat repasuhin yan na sa Senado. Kaya nagkaroon sila ng multa na ano eh, na 5,000 pesos for unauthorized use of plate. Dahil itong 7 na plate ay hindi talaga pinapayagan. Kung yung pagkakagamit ng 7 at commemorative plate ay hindi pinapayagan. It's inappropriate. Kaya may multa rin ito na 5,000 pesos. Okay. Kamusta yung lady enforcer? Dapat revoke na yung lisensya na hindi gumagamit siya ngayon. Humarap din ba? Pinatawag din ba para makaharap nitong driver na ito? Kanina hindi. Wala doon yung ano yung enforcer ng SAIC. Ang humarap lang sa amin kanina bukod sa mga officials ng LTO ay itong driver, isang official ng Orient Pacific Corporation at yung kanilang lawyer. Yun lamang yung humarap sa amin kanina, Sherry. Mm-hmm. Hindi na ba natin naitanong sino yung sakay nilang investors? Investors ba talaga? Kasi madilim eh. No, hindi nila dinivulge yung impormasyon kung sino ba itong mga ito. Enforcer lamang. At tinanong din namin kung may liability ba itong mga ito. Kasi di umano, according to the enforcer, ay nag-dirty finger itong pasahero. Oo, nag-dirty finger nga yan. So, diba? Yung pasahero na katabi ng driver. Oo, kung yun ay yung pasahero katabi ng driver, well, regardless, dahil pasahero ito, ay wala ro itong liability. Kahit nag-dirty finger? Walang liability. At ang may liability lang talaga dito sa incident na ito ay yung driver at yung may-ari ng sasakyan. Unless na yung lady enforcer ang magkakaso sa kanila. Kasi di ba, muntik na nga siyang mabangga at ganun pa yung pagtrato sa kanila, binastos pa, walang respeto, pwede rin. That's the side naman ng MMDA. Tama ba, Gerard? Hindi MMDA yung involved dito. SAIC. Tama ka, Cheryl, magandang itanong yun. Kung meron bang liability rin yung pasahero na isa, kasi parang parang hindi mo ginagalang yung officer of the law, yung traffic enforcer, na nagpapatupad lamang ng batas trafiko. So yeah, magandang itanong yun sa SAIC kung anong balak nilang gawin dito sa incident ito. Alright, patuloy na lamang natin. Yan, dapat bigyan ng parusa na walang galang yung driver na yan. At maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. Don't forget to subscribe this channel. This is your friendly neighborhood. Rob Trip tayo. Alright, thank you so much sa inyong lahat. And peace out.